Magandang magandang tanghali Pilipinas, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Visayas at magandang tanghali Mindanao. Samahan ninyo ako sa aking programang Huli Ka ni Jojo Sibial, Huli Ka News Online. Dito lamang mo sa programa sa radyo DWBL 124 dito sa inyo pong palapitan ng radyo. Marami tayo ha, hitik tayo ngayong tanghaling ito. Marami tayong pag-uusapan sa mga issue ho na ito pong Marcos administration, napakarami pong nagsisulputan ng mga samot-saring mga kwento. Pag-uusapan natin at ating pong himay-himayin. At bago po ang lahat, ako lamang ho'y babati ho ng happy birthday ho sa aking kaibigan. Ang barangay Kagawad ho ng barangay 162, zone 14, district 1 ng Caloocan City, barangay Kagawad, Yuli, Cavico, barangay Kagawad, Yuli. Happy, happy birthday ho sa inyo. At patutugan lamang ho natin ang birthday song. At syempre ho, ilang tulog na lamang ho. Ha? Sabado ho ngayon, December 17 ho, 2022. Ilang tulog na lamang ho ha? Halos isang linggo na lamang ay Pasko na ho. At batingin ko lamang ho ang lahat ng aking mga kasamahan from Luzon, Visayas at Mindanao sa kanila pong patuloy ho na pagsuporta sa aking programa. At salamat din po sa lahat ho na mga tumulong ho na maging matagumpay ang programang ito. At syempre ho, may nagpapabati sa akin ang ating pong kasamahan dyan ho sa probinsya ng Bulacan, ang ating pong pulis, reporter, bet reporter ho ng probinsya ng Bulacan, si Camila Tan. Sabi niya, pakibati na lamang ho, PNR Big Shop sa pagmamayari ni Ma'am Marinata Palichon ay matatagpuan sa MacArthur Highway, Lungos, Malulus, Bulacan. Ha? At syempre po, pinapabati din niya si Police Lieutenant Colonel Wasin, Chief of Police, Police Station ng Pandi, Bulacan. Police Lieutenant Colonel Joel Apari, Hado, ang pagbati kay Camila Tan. Good morning po sa inyo lahat at meron pa hong babati. Congratulations no, sa mga sa iba pa hong mga ito, batiin lamang ho natin bago tayo magpapatuloy ng ating pong programa ito. Ang kanya pong sinabi ha. Pabati naman ako mamaya primo sa pamangkin niya ni anak parang pamangkin niya ng aking pong mga pinsan si Iba Lunas Tolorio. Mary Jean Lunas, pumasa sa board exam sa si Jeffrey Lunas Bilin. Ha? Congratulations, Jeffrey Lunas Bilin. Ha? Anak yan ni Ati Malo Lunas Bilin at Kagawad Leo Bilin. Ha? Diyan ho ito sa probinsya ng Albay sa Bicol. Ha? Congratulations ho sa mga pumasa ho, ha? Sa kanila po mga board exam. Ha? Po paki-follow at paki-like lamang hong aking Facebook page, Huli Ka News Online. Live po tayo ngayon sa radyo sa DWBL 1242 at live din po tayo sa ating pong Facebook at ang aking pong YouTube channel, Huli Ka Broadcast Media. Subscribe lamang po, panoorin ninyo ang mga videos, share ninyo at magbigay lamang po kayo ng inyong numero upang makasali po kayo sa ating pong weekly raffle. Every Tuesday po ito, may raffle tayo ha. Kukuha tayo ng isang winner ho. Kahapon, tama ba ko kahapon? Isang araw ho. Kausap ko po ang ilan po mga teachers, sabi niya sa akin, Sir Jojo, ang hirap pong mabunot dyan sa parabol mo. Totoo po dahil napakarami po talaga mga entries, no? Pero salamat po sa mga nag-join. At ngayong araw na ito, ha, mayroon po tayong topic ho na ito po mga high profile inmate ho ng New Bilin Prison, ha, na namatay di umano sa COVID-19. Ha? Mayroon pong isa ho nga tiskigong lumutang, itong si alias Rodel Tiaga, ha? At ngayon ho'y nasa kustudiyan ho siya ng National Bureau of Investigation. Sabi nga ng ilan po mga taga na nagtatanong ho sa kanya, bakit ngayon ka lamang lumutang? Nung mga panahon daw, nung dating Bucor chief ho, director, na si Bucor, dating director, bantag, takot daw sila. Pero nung maupo daw ho, itong officer in charge o ang kanila hong Bucor director ho, ni siya na dating general, Katapang Junior, ay sila ho yan nagkaroon ng lakas ng loob para ho isiwalat ang iba't iba ho mga katiwalian sa New Bilibid Prison, lalo na po ito pong pagkamatay ng ilan po mga high profile inmates, ha?
Good morning po, kasamang Julie Budok. Yes, good morning po. Ang alam mo talaga na napakabigat ng natin ng trafiko araw-araw at ginawa na natin po. Doon at para patuloy yung kinatawag ng paggabi ng Christmas party at ito ang pangakukan siya na ito na makikita po. Eh kung malis na rito na ito pala ka ng alas 8 ng umaga darating ka naman na mga alas 12. Salamat ng marami kasamang Julie Pudok at abatiin ko lamang ito. Sabi niya, sabi ni Kaloy Biuko, ha? Ha, Kaloy Biuko, sabi niya, "Hi po, hello po, God day po, mabuhay po kayo, mabuhay, happy birthday ng mahal kong asawa po, Idol Sir Boss, amo manager ng asawa ko po, si Ruby po, thanks, thanks a lot po, Idol, Sir Jojo, Merry Christmas." So, happy birthday po sa asawa po ni Kaloy Biuko. Abusing Kaloy, happy birthday po sa inyong asawa, si Ma'am Ruby, ha? Ito naman ho ang sabi po dito sa kabila naman ho, meron po dito na Angelo Ridaha, ha? Bossing Angelo Ridaha, sabi niya sa akin, "Happy Sabado tanghalian, Sir Jojo Sibial, happy weekend, stay safe, God bless, Malolos, Bulacan, thank you so much, ho." Ah, lalo na po sa inyong mayor dyan, ha? Mayor Christian Natividad, ah, magandang tanghali ho, mayor, at sa lahat ho ng mga public servant ho dyan, lalo na po ha, dito ho sa kay Governor Daniel Fernando ng probinsya ng Bulacan. Magandang tanghali po sa inyo. Merry Christmas sa Vice Governor ho, ng probinsya ng Bulacan, Vice Governor Alex Castro, at sa iba pa ho mga public servant, politiko, board member dyan ha, na nakatutok po sa ating programa. Sabi niya sa akin ni Angelo o Angelo, Angelo Ridaha, sabi niya, "Merry Christmas, Ninong Jojo Sibial." Salamat po, salamat, salamat po sa inyo pong pagtutok sa akin. Salamat po sa inyo pong pag-share ng ating pong programa. Araw-araw ho yan, Martes hanggang Biyernes, Hulika News Online, alas 10 hanggang alas 11 sa aking pong live streaming, Facebook Live, YouTube channel. Ha, thank you so much sa inyo at maging sa programa sa radio tuwing araw mo ng Sabado, alas 12 na tanghali. Salamat po sa inyo pong pagtutok sa akin. Hoy, malapit na rin ho ang Christmas party ho ng lahat ng mga presidente ho dito ho sa Caloocan City, ha, lahat ho ng mga school parents, teachers, association president ho, at lalo na po sa Federation Officer ho ng Caloocan City at sa lahat ng mga president ho, o sa mga samahan. At ito ho, may nagpabati naman ho dito sa akin. Ito ho, ati lamang ho nga, ano lamang. Sabi nga ho rito, teka lamang ha, ating pong hanapin. Hanapin po natin na saan na ba. Sabi niya sa akin, ito ha, ito sabi niya, "Pwede po bang mamasko sa inyo para lang gagawin namin Christmas party, samahan namin, magkapitbahay, pandagdag po sa parakol." Okay ho. Bukas daw po ang kanila pong Christmas party, sabi ho ni Ma'am Ana Toquero. Ano, no problem yan, ha? Mamaya ho, usap tayo doon sa mga humingi. Salamat po sa inyo. Ang dami ho talaga pag nagpapasko. Alam ho ninyo pag malapit na ho ang Pasko. Ganun ho talaga eh. Ha? Marami ho nga nais mamasko. Ha? At huwag ho kayong mag-alala. Ha? Tayo ho magsama-sama. Ha? Iba ho itong taon na ito. Ha? Gawin ho nating masayang Merry Christmas ang taon na ito. Ha? Okay, dito ho sa ating pong unang topic ho sa tanghaling ito, sa araw ho ng Sabado, ha? Mga high profile inmate ho sa New Bilibid Prison ho, na namatay dahil sa COVID-19. May isang testigo hong lumutang at handa ho siyang magsalita upang hong sabi niya, "Huwag naman mangyari sa akin, baka pag natin ang araw, mangyari din ho sa kanya." Oh, ang ginawa ho nila, hindi naman ho, eh, ang sabi ho niya, hindi naman ho namatay sa COVID-19 ho talaga. Oh, ang lakas pa ng mga katawan nung pinasok ho dun sa site ari. Oh, yung kanila pong ano ba tawag nila dito, sa isang lugar ho na kung saan ho ina-isolate ho yung mga nagpositibo sa COVID-19 during the time of pandemic, bagamat pandemic pa rin ho ngayon. Salamat po sa mga malalakas ang loob, oh, na para isiwala to ang mga katiwalian. Ah, na mga nangyayari po sa ating pong bansa,
Ah, yan ho ang isa ho sa mga mainit ngayon na pinag-uusapan, katulad ho dun sa convicted na drug lord ho na si Eugene Chua ho at iba pa. Oh, nakapagtataka ho rito. Oh, halos ho itong mga high profile inmates ho ito. Wala doon yung isa ho yung yung pong nagsalita. Oh, oh, against ho kaya dating senador, Senadora Laila De Lima ho. Oh, oh, halos yung ayaw ho magsalita, ito ho yung si GB Sebastian ho, isa din ho sa high profile inmates ho yan, ha. Na naging isa din ho sa mga kaya nais po ng bagong upo na Bucor Chief o Officer in Charge Katapang Junior magawan o malaman kung ano po talaga naging sanhi sa kanilang pagkamatay, no? Kaya nga ho siya ho'y nanawagan sa mga pamilya na tungkol nga dito sa problemang ito. Nakakalungkot isipin ho ano na kung ating pong tignan ho, kung ating pong tignan, parang ganun lamang ho kadali ho, parang ganun lamang ho kadali ho, bumatay ng isang may buhay. Kahit ho sila ay mga nasa kulungan, kahit ho sila ay tinatawag ho na person deprived of liberty, sila din ho may karapatan, may buhay din ho. Sila ay tao din ho. Kahit ho sila ay mga sobrang hong kakaiba ang kanilang pagkatao, kailangan pa rin natin hong ilagay ang batas sa tama. Hindi ho po pwedeng ang batas ay ilagay sa iyong kamay. Kaya marami hong natutuwa ngayon kung nakita ho ninyo ha, habang hong naglalakad ho, ang bagong upong Bucor Director, Officer in Charge, Katapang Junior, ha, siya ho yung binabati at minamahal ng mga nasa kulungan dahil ipinakita niya na itong mga nakakulong na ito, itong mga person deprived of liberty, ay may karapatan din na magbagong buhay, may karapatan din na mamuhay, na naaayon sa kanilang kalagayan. Kaya marami hong natutuwa. Kaya ngayon ho, ang Department of Justice ho, humingi na ho ng tulong sa Bureau of Correction. Kasi ho dito, nagkaroon ho ng involvement dito yung ilang pong pulis. Ha? Halos na 22 pulis ho, ng National Capital Region ho, sinampahan ng kaso ma-murder ho ng National Bureau of Investigation. Ito po'y mainit ho na usapin ngayon. Napakainit ho nito. Dahil lumutang, may lumutang at may natuklasan. Kaya kailangan ho dito ng masusing investigasyon para malaman natin kung ano po ba ang sanhi ng kanilang ikinamatay ng ilan po mga high profile inmates. Okay, maiwanan natin ng konti yan. Ito po atin pong talakayin. Ito pong sinasabi ho ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dati pong Philippine National Police PNP Chief. Ha? Noong panahon ho, nagdagdaang administrasyon, Duterte. Ha? Sabi niya ho rito, nagbabalik na raho ang mga ninja cops. Yan ho ay nais ho ng isa ng kagalang-galang senador na maipagpatuloy ng Marcos administration yung giyera kontra droga. Dahil yan po talaga isa sa mga salot ho sa ating bansa, ang droga. Nakakalungkot isipin na ang droga hanggang ngayon hindi pa rin ho matuldok-tuldukan. Marami na hong accomplishment ang ating kapulisan, ang Philippine Drug Enforcement Agency o ang Drug Enforcement Unit ho ng Philippine National Police at iba pa. Kanya lamang ho kung napansin ho ninyo, napanood ho ninyo sa iba't iba ho nating mga minsan ho involved ang ating kapulisan. Minsan ho mismo PDIA involved ho rito. Kaya kailangan ho maglinis ho sa kanilang hanay. Bago ho nila linisin ang mga nasa labas, ang kanilang hanay ilinisin muna nila. Kasi mukhang maniniwala na ho ako kay Senador Bato de la Rosa na nagsulputan na naman ho, naglutangan na naman ho ito pong mga sinasabi nilang ninja cops. Di ba ho nakakatakot ho ang ganito? Huhulihin mo, ipakulong mo, tapos yung drogang nahuli, ibalik mo ulit sa kanila. Di ba ho? Nakakatakot. May mga issue naman ho, kung inyo pong napanoon, isa ho sa mga Senate inquiry, si Senador Raffy Tulfo, nagalit ho siya.
pagdating ho sa mga mahihirap, hulihin, plantahan ng anang droga upang maipakulong. Alisin na po ng ating gobyerno yung quota system. Alisin na po ng ating gobyerno yung persay ng ating mga law enforcement o mga police at mga pidiya na manghuli na manghuli. Yan ho ang naging saniyo ng mga kanilang aktibidades. Ang iba ho na pipilitan na lamang gawin ho yan dahil kapag wala silang accomplishment, tapon ho sila sa malayong lugar. Ako po'y bilang isang tao mamamayan sa bansang Pilipinas, nagtatanong lamang ho, at ang aking programa ho ay bukas po ito para sa lahat. Nais ko lamang hong malaman sa inyo, mga nasa pwesto, nasa gobyerno. Oh, kami ho'y bukas ang aming programa. Kaya tama din ho si Senador Rafi Tulfo na tawagan man namin, ayaw ho nila sumagot. Katulad na lamang sa isang pangyayari ho dyan sa Montalban, Rizal, tumawag pa ho sa amin o sa aking staff. Yun pong staff din ho ng mayor ho ng Montalban, Rizal, at nagtatanong ho doon sa reklamo ang aming ipinarating. Ayon ho sa kanya, ayon na hong banggitin ang kanyang pangalan nung naipit ho siya ng aming ng aking staff. Sabi ho niya, ma'am, matagal na daw ho itong wala na. Paano ho maging matagal? Tandaan ho ninyo yung ma'am, pag nakuhanan ko ulit ng video yan, ipapakita ko sa inyo. Tingnan natin kung sino po ang tanga sa atin. Trabaho ko, trabaho ko, trabaho mo, trabaho inyo. Sabi ho ni Kaloy Biuko, sabi niya, be strong, be awa at tulong ng Diyos, luluobin ng Diyos. Ninong po, mamasko po, thanks po. Sa lahat po tulad ng pagbasa sa mga mensahe namin po, Idol Sir, Boss Among, Idol Jojo, ingatan nawa, salamat po sa inyo. Nako po, sobrang thank you po humahatol sa ating, ano sabi niya ha, sabi niya sa akin, salamat po sa Diyos, tama po, nobody above the law po, kundi ang Diyos lang ang dapat po, siya po lang ang humahatol sa ating buhay po. Thank you so much ha, Kaloy Biyoko. Ito isa sa mga nais kong i-share sa inyo, kasi ako'y nalungkot lamang dito sa problema itong Ninja Cops, itong problema sa New Bilibid Prison, napakahirap po, kaya pala naiintindihan ko na yung mga tao nais magbagong buhay, hirap po magbagong buhay dahil po sa sistema po ng ating pong batas sa bansa natin. Nakakalungkot isipin na ang ilan po nating mga kababayan, sabihin na natin na malaki ang kasalanan nila sa kanilang kapwa at maging sa bansa natin. Pero dapat ho, binigyan ho natin sila ng pagkakataon na para ho, sila naman ho'y mabuhay nang naaayon ho sa tamang pamamaraan. Ito ho, ito isa sa nakakalungkot isipin. Parang naalala ko tuloy ang bansang South America. Ang bansang Mexico, Colombia at iba pang bansa. Ito pong sinasabi po ng ilang senador, ayaw ko na po magbanggit ng pangalan. Idol ho ninyo yan eh. Na mga senador, binoto ho ninyo at binoto ho natin, kaya idol ho natin. Sabi ho dito sa mga sa isang katanungan, pabor ka bang gawin ng marijuana farm ang Banawi Rice Terraces? Tignan ho ninyo mga utak ho nito. Galit na galit sa droga, sinasabi din ang marijuana, isang parte ng droga, tapos ngayon ho, gawin ho nilang legal ang marijuana dahil ito na may gamot na kakatulong. Bakit hindi na lamang ho nyo, bakit hindi na lamang ho ninyo, yung gamot ho ay inyo pong i-promote, hindi po yung marijuana plantation. Sabihin na naman, sabihin niyo sa akin, saan tayo kukuha ng marijuana kung hindi tayo magtanim ng marijuana? Di ba ho? Sasabihin nila sa akin, saan tayo kukuha ng marijuana kung hindi tayo magtanim ng marijuana? Yun ho ang mga balik ho doon sa aking mga katanungan ho eh. Di ba? Okay, papasukin muna natin ang balita ho ni Kasamang Julay Pudok. Samang Julay Pudok, magandang tanghali muli. Yes, magandang tanghali nyo. Anakang sa mga nangyong postos ng mga anginigan ni Spanier, sa mga pangyong o walang permiso o walang permiso o
makikita no, wala pa lang ang assistant pati ito inahuli at mga napatunayan ng korte na sila inigigan si partner sa tamang broker ang importer para sa huli ka yun si Shibyari Julay Pudok na hula at sila may PR. Salamat muli kasama ang Julay Pudok. Ako ba iklamang ko tayo dito? Balik ko tayo sa ating pong pinag-usapan na topic ko. Ito pong marijuana. Ha? At ang gawin pa ho nilang farm para sa plantasyon nitong marijuana ay ang Banawi rice terraces. Nakakalungkot isipin, matagal na panahon. Kasama po ito sa seven, dati hong wonder, seven wonders of the world. No? Ang Banawi rice terraces. Oh. Tapos ngayon ho, gagawin na lamang ho, na taniman ho ng marijuana. Pwede naman ho siguro dahil para sa kita ho ng ating mga kababayan, pero pag-aralan natin ang mabuti. Dapat po ang gobyerno dito hindi magpadalos-dalos. Kaya nga ito nga yung sinasabi ko na marami pong mga nasa pwesto para lamang ho yan yung IMF, yung Maharlika Investment Fund, di ba? Na minamadali na ho nila para ho ay ma-approve na at para ho ay pagdating ho sa ibang bansa, maibida ho natin. Maibida ho ng Pangulo na mayroon ho kaming ganitong programa sa bansa namin, Maharlika Investment Fund. Oh, hindi pa ho natin alam kung ano ho ang anong katuturan nito. Pero ibida lamang ho, maibida lamang, okay na ho. Yun ang isa ho sa mga nakikita ko rito. Walang masama mag-invest ho. Pero pag-aralan natin mabuti, nag-invest ka, napakaraming utang, napakaraming problema sa bansa. Ito nga ho, mataas ng mga presyo ng bilihin at iba pa. Pero nag-invest ka. O walang masama kung talagang may katuturan yan. Ang tanong ho dito, pag-aralan ho natin, pag-aralan ho ng bansa natin, pag-aralan ho ng Pangulo natin, pag-aralan po ng ating mga mambabatas, kung ito ba'y makakatulong. O baka naman, paglabas ho nito, parang bida system lamang ho, maikwento lamang na may nagawa tayo, pagdating sa dulo ho, iiyak na naman ho ang mga Pilipino, ang dami na ho, ang laki na ho ng utang natin. Dapat dun muna ho tayo mag-focus ho, kung paano ho natin mabayaran ang utang ho natin. Balik ko tayo dito sa issue ng marijuana. Baka pagdating ng araw, pati ang shabu, gawin na ho ninyong legal. Ha? Nakakalungkot isipin ho eh. Ha? Maraming pag-aaral. Ang bansang Amerika, ang ibang bansa, mayroon na hong nagsabi na legal na ho ito. Bakit? Yung bang ating kartig bansa, legal na ba sa kanila? Ang bansang Japan, legal na ho ba ito? Ako'y nagtatanong lamang, ha? Dahil hindi ko po alam kung legal na ho sa kanila. Ha? At maging sa bansang Amerika, legal na ho ba ito? Oh, sino-sino ba ang mga bansa na mas mataas at mas may kalidad ang kanila hong pag-aaral? Di ba po, palagi yung bansang Amerika, sa bansang Europa, at iba pang bansa. Di ba ho? Kaya pag-aralan ho natin ang mabuti, huwag ho tayong pasok, tira pasok, labas, hirap na. Di ba ho? Pag-aralan natin ang mabuti. Ayaw po na may mga magagaling na mga doktor na lumutang ho dito, mga medical expert, o nalumutang ho, at magsalita ho sila. Kung ito ho ba'y may pakinabang, may katuturan. Ha? Kasi ang pinagtataka ko rito, marijuana ho eh. Ha? Nakaka-addict ho ito kapag ginamit mo ho. Ha? Nagawing sigarilyo. Ha? Marami po ang nasira ang ulo nito dahil po sa marijuana. Ha? Baka isang araw ho, magugulat na lang ho tayo, lahat ng mga tao naglalakad sa kali, nakalutang na. O lumulutang ng isip. Kaya pag-aralan natin mabuti. Hindi ako nanguhusga. Ang akin ho'y pag-aralan ho ninyo, baka dumating ang araw ho, sabihin natin ako'y nagkamali pala. Ngayon pa lamang ho, kasi ito'y isinusulong na ho. Ngayon pa lamang pag-aralan ho ng ating pong nasa pwesto na may mga konting alam sa ganito pong usapin. Yung mga nagdaang administrasyon, galit na galit ho sa droga, tapos itong administrasyon na ito, gagawin ho ninyo. Ha? Huwag naman ho, pag-aralan ho ninyo mabuti. Kung ito ba'y tama, makakatulong ho, tingnan ho ninyo. Ha? Sa bansang binabanggit ko ho. Sino ho nagpatakbo sa kanila, maski sa pangulo ho nila? Mga drug lord ho, nagpatakbo ho ron. Gusto ba natin, pagdating din sa bansa natin, yung ating pangulo, patakbuhin na lamang ho ng mga illegalista, ng mga drug lord, ha? Ng mga tulisan. Di ba ho? Kawawa ho ang bansa natin. Katulad ho ng sinasabi ho ni kasamang Mike Abby, sabi niya, ang bait ni Lord, ay sabi po, may nagsabi po sa kanya, sorry ha, may nagsabi po sa kanya, minisins po siya sa kanya pong sa kanya pong Facebook page ho, ha? Sabi mo ng mensahe sa kanya, ang bait daw ni Lord, ang bait ni Lord,
inalis ako sa SMNI. At ang kanyang sagot naman, buti nga inalis na ako ng Panginoon. Dito ho, wala ho tayong pinag-usapan kung ano po ang kategorya. Ah, sa mga empleyado ng SMNI, wala hong problema ho. Huwag kayong mag-alala, hindi po kayo ang aking pong tinutukoy dito, kundi po ang tinutukoy ko lamang, yung pong sinasabi ko ni Mike Abby. No? Ito po yung kanyang sinabi, buti nga inalis na ako ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Bawat tao, bawat nilalang may sariling opinion. At ang bawat opinion ay kailangan natin pakinggan at pag-aralan kung tama ba ang kanyang opinion. Kaya salamat po sa mga nagko-comment, sa mga nag-text sa akin, sa mga nag-chat sa akin personal. Salamat po sa inyo dahil kayo po'y nagtitiwala sa akin. Ulitin ko lamang ho, ha. I hope po na ito pong problema po dito sa New Bilibid Prison ho, ay magkaroon po ng totoong mga totoong solusyon, totoong hustisya. Yun po ang gusto ko, ninanais ko. Huwag lamang po nating sakyan ng sakyan para ho pagtakpan ang ibang mga isyo na nakapaligid. O, nawala na ho yung isyo ho. Nasa pagpatay o pagpaslang ho ni Ka-Percy Lapid. Napalitan na ho nito. Ayaw ko ho na ma-divert ho ang istorya dun ho sa mga bagay ho na dapat ito ang unahin. Hanggang ngayon ho, hindi pa rin ho namin nakikita ang hustisya sa aming kasamahang broadcaster na si Ka-Percy Lapid. Yan po ang aming hinihintay. O sa ngalan po ng aming mga kasama sa media, radio, diaryo, television. Yan po ang aming hinihintay. O, ang hustisya ho ni kasamang Ka-Percy Lapid. O, dahil nga po, munais naming malaman kung sino ho ba ang nasa likod nito. Kung gaano ba katotoo ito pong ating pong mga narinig. Gaano katotoo itong mga haka-haka, mga kanya-kanyang ispekulasyon, mga kanya-kanyang opinion na paano napatay si Ka-Percy Lapid. Lumalabas ho eh, na iba na ho ang kwento. O, katulad ho nito. Kaya nung pinakinggan ko at pinanood ko ang topic na ito, ang kwento nito, nitong mga high-profile inmates ho, nag-isip ka agad ako, bakit wala rito yung iba pong mga high-profile inmates na dati pong nagbulgar? Kadahil itong mga ito, katulad kay GB Sebastiano, talaga hong hindi ho siya umamin. Pag nakita ho ninyo yung listahan, no, mukhang ito yung mga, di ba ho? Kaya I hope ho na ang ating gobyerno, ang Marcos administration, maibigay, maipakita, ma-share sa atin ng tama kung ano man po ang katotohanan sa likod nitong ating pong mga nababasa na papanood. At isa pa hong tutukan ho ng ating gobyerno, katulad ng sinabi po ni Senadora Ronald Bato de la Rosa, ang ating pong butihing senador, na nagbabalikan na, natatakot daw siya dahil nagbalikan na raw itong mga ninja cops. Kung naalala ho ninyo kahapon, noong isang araw, sorry, noong last Thursday ho, o last Wednesday, kung di ako nagkamali, sorry. Binanggit ho yan. Binanggit ko po sa ating pong programa na yun pong dating itinapon sa malayong lugar noong panahon ng Duterte administration dahil po sa droga, issue ng droga. Ngayon ho, pagpasok ko ng Marcos administration, nilagay pa ho sa pwesto sa Drug Enforcement Unit. At doon pa nahulihan ho ng napakaraming kilo-kilong syabok. No? Kaya minsan ho, naglalaro ang ating mga isipan, no, kung ano po ang katotohanan. At isa din ho na aking pakiusap, tama po si Senador Raffy Tulfo, matuldukan na itong mga sinasabi po nilang huhulihin, kukunin sa loob ng bahay, haharangan sa kalye, sasabihin ikaw may nagsumbong, may dala kang droga. No? Dapat alisin na ho yan. Labag ho yan sa karapatan ho natin bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas. Hindi po pwede ho yan. Ha? Nabasta ka na lamang dahil may nagturo, may nagsumbong. Paano yung nagturo? Galit sa'yo. Ha? Pinagbibintangan ka lamang. Ha? Tapos tataniman. Ha? Maling-mali ho yun.
isa ho tayo sa sindi sa sang-ayon ho riyan. Kaya nung minsan ho, kinausap ho tayo, pwede ka bang maging kasama namin dito sa oras ho ng aming pong police operation? Sabi ko, sasama ako during police operation, drug bypass operation. Pero yung pupunta ko sa estasyon ng kapulisan para pumirma doon sa mga nahuli, hindi ako papayag dyan. Dahil hindi ko alam kung kanino galing yan. Kahit sabihin niyo dito sa nahuli ko, hindi ko nakita actual nang siya'y mahuli. Yan po ang pagkakaiba namin doon po sa mga pumipirma ho ng mga nahuli ho sa drugs. Bakit? Matagal na hong panahon ho yan. Ha? Na kailangan mo manghuli para masabi mo na mayroon kang accomplishment. Pero ang katotohanan doon, ha? Ang iba doon, kaya nga sabi po ni Senador Rapi Tulfo, nagsisiksikan ang mga city jail, ang mga bilangguan. Ha? Tapos sasabihin mo, mag-bargaining ka na lang. Ha? Mag-bargain ka na lamang. Di ba? Aaminin mo kahit hindi totoo para ikay makalaya. Diyos ko po naman, kawawa po ang ating mga kababayan. Kaya ako po'y nakasuporta ho ni Senador Rapi Tulfo. Kung maging batas ho yan, ako'y sasaludo ho. Kung maging batas, kung makalusot, ang tanong, makalusot ba? O, yun ang tanong. Richard Calvario, watching, maraming salamat po sa inyo. Okay, salamat po ng marami sa inyo. Isang magandang tanghali, magandang tanghaling Sabado sa ating lahat. Mainit na tanghali ho. At sa lahat ho ng mga nag-celebrate ho ng kanilang Christmas party, kaninang umaga pa, ang iba, mga mag-aaral, mga estudyante, o yung mga company ho, ha, nag-celebrate ho ng kanilang mga Christmas party sa iba't ibang lugar. Dahan-dahan, hinay-hinay ho sa mga pagkain para po ang ating kalusugan, ingatan po natin. At hinay-hinay din po sa tagay diyan, mga ka-brother. Thank you so much sa inyo. Hanggang dito na lamang sa sunod ho. Napagkakataon tayo magkasama at magkita-kita. Mabuhay ho ang bansang Pilipinas. Suportahan ho natin ang Marcos administration. Hanggang dito na lamang. Bye-bye. Thank you so much. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Dagang salamat sa inyo. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless. Bye-bye. See you on next Saturday. Adios, amigos. Sa kaisip ko sa iyo araw-araw, gusto ko ang forma mo, ang damit na dalalan sa patos mo. Ako may nakaabang sa'yo, at minsan sa daan talaga hindi kita mamalik. Huli ka ni Jojo Sibial. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang inuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo Sibial.